Magandang araw po sa inyo, mga kabarangay. Ito po muli si Jeffrey Borbon, miyembro po ng Lupong Tagapamayapa dito sa amin at kasalukuyan po na ako rin ang Pangulo ng Federasyon ng Lupong Tagapamayapa dito sa aming lugar. Last time po sa ating videong ginawa ay ipinakita po natin ang mga epekto ng hindi pagdalo o pagpapawalang bahala sa patawag ng barangay kung ito ay may mga scheduled hearings for amicable settlement. Makikita niyo po yung link ng video yon dito sa comment section ng video na ito. Ngayon po, gusto ko lang i-share sa inyo na bukod doon sa provided ng katarungang pambarangay law tungkol sa epekto ng hindi pagdalo sa patawag ng barangay, ito po ang aming na-discover sa tinagal-tagal na rin ng aming pagpa-practice bilang isang lupong tagapamayapa. Ano po yung aming naging solusyon para yung ating mga kabarangay, yung aming mga kabarangay na mga kung bakit pagka naman ayaw dumadalo sa mga patawag ng barangay. So, humana po kami ng isang pamamaraan kung papaano namin ito magagawa na sila ay mapapunta sa sandaling makatanggap sila ng KP Form number 8 at KP Form number 9. Kung makikita niyo po sa background ko dito sa likod, ay mapapansin niyo po na ang ginawa namin para malaman ano ba yung mga dahilan ng aming mga kabarangay kung bakit sila ay hindi dumadalo. Ang aming pong barangay ay mayroong 210 hectares at dito po ay kinapapalooban ng mga subdivisions, sitios, and puro. Ngayon po, kami sa during our monthly meeting, ito po ay pre-pandemic. Kaya kung makikita nyo sa picture sa likod, ay wala pa kaming mga face mask. But gusto ko pong i-share ito dahil ito po ay effective technique para yung mga ating mga kabarangay ay makampante sa mga miyembro ng Lupong Tagapamayapa. Hindi sila natatakot. Ganito po ginawa namin. Iniikot po namin ang buong barangay. Medyo nakakapagod pero andun yung saya mo. Kasi ang objective natin bilang Lupong Tagapamayapa ay makatulong sa ating community para magkaroon ng kapayapaan bilang tayo ay mga instrumento. Ito po ginawa namin. Nangumusta kami sa aming mga kabarangay, tinanong sila, at bago kami magtapos, amin pong ipinapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng katarungang pambarangay law. Na kung sila ay ipinapatawag, hindi naman ibig sabihin na sila ay kriminal, na sila ay masamang tao. Amin pong ipinapaliwanag sa kanila na ang pagdalo sa patawag ng barangay ay magkakaroon lang ng isang pag-usap kung ito man ay nasa proseso ng mediation o conciliation. Kaya wala silang dapat ikatakot. Pangalawa, sinasabi din po namin na ang barangay ay hindi korte na kayo ay huhusgahan. So, yung pong mga bagay na ganun ay sila'y nakakampante na, ganun pala, hindi naman pala kami palalabasin na masama, kundi mag-uusap lang pala. So, yun po, pinapaliwanag namin sa kanila na kung kayo po sakali ay makatanggap ng patawag sa barangay, kayo po ay dadalo at tayo po ay mag-uusap lamang. Pinuntahan namin ang mga subdivision, ang mga sitio, ang mga puro, ang mga clubhouse during general assembly ng isang subdivision. Maging sa simbahan po, kami ay nagpapaalam, humihingi ng permiso para po
sa aming mumunting paraan sa maigsing panahon ay ma ipakita namin yung overview ng katarungang pambarangay law. Very effective po, mga kabarangay. Kaya po yung mga lupong tagapamayapa na kagaya namin, subukan nyo din po yon. Kumustahin, ikuti nyo ang inyong lugar, kumustahin ang bawat isa, at magbigay po kayo ng flyers kung may, kung available sa inyo, yung brochure, yung flyers tungkol sa katarungang pambarangay law, malaking tulong po ang maidudulot sa inyo. So maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa mga video na aking ipinapalabas. Mga kabarangay, kung ganitong mga niche ang gusto nyo, eh baka naman pwedeng kayo ay mag-subscribe dito sa aking channel at paki-hit na rin po yung notification bell para every time na mag-upload tayo ng video na kagaya nito, kayo po ay magiging updated. Maraming salamat po. At muli, ito si Jeffrey Borbon. Hanggang sa muli, magandang araw po.